Lucille Devin. Ano ang ipaliwanag ko? Kahit ano, ipaliwanag mo. Ano nangyari? Ano nangyari sa mundo? Ano nangyari? Sige, sige, Dragon. I love you tala. Ako lang, Sir David, no? Eh, wala naman akong pakialam dito sa mga politiko na tao, mga politiko na to eh. Mga yawa to lahat eh. Para lang sa akin. Wala naman akong pakialam sa mga politiko to eh. Dahil alam ko, dati pa naghihirap tayo. Ang yaman ng Pilipinas, naghihirap pa rin tayo. Ang baba ng sweldo natin, instead, yung mga sweldo natin ang lalaki. Hindi na tayo dapat mag-abroad. Hindi na tayo dapat magbanat ng buto sa abroad. Kasi alam ninyo, ang yaman ng Pilipinas, tayo nga nag-supply ng mga lahat ng mga resources dito eh. Sinusupplyan natin yung ibang country. Tayo nag-supply ng mga pagkain, ng mga organic foods. Ang dami. Pero kulang tayo sa industry. Kulang tayo lahat. Nasaan ang pera? Nandoon sa mga politiko ngayon. Naglalabas sila ng pera dahil eleksyon na naman. Namimigay sila ng pera. Putangin ang mga politiko na to eh. Ang sa akin lang naman. Ang sa akin lang naman, i-asinso nila, ibango nila ang Pilipinas. Noon pa. Ha? Noon pa yan. 1970s. Ha? Tayo ang the most corrupt country in the whole world. Ha? Alam niyo yun. Ha? 1:1 ang equivalent sa dollars noon. Pero merong korupsyon dahil merong manipulation, dahil ang konstitusyon ng ating Pilipinas binago yan. May mga sistema, form of government, binago yan, no, within 30 years ago binago yan. Alam ninyo, sa yaman ng Pilipinas, sa yaman ng resources, dapat hindi na tayo mag-defend ng ibang country. Kaya natin ibangon ang Pilipinas without any help other countries. Kaya natin ibangon. Dahil yung Singapore, yung Hong Kong, yung Thailand, yung Japan, yung China, ang layo lang, 1980s, tayo ang pinakamayaman doon. Ang layo lang yun. Pero anong nangyari sa atin? Dahil itong mga pungapolitika na to, utang ina. Galit, easy ka lang. Nagpaliwanag lang ako. Bakit napaka-hipokrito ninyo na kayo, dinatapigan ninyo, pinapanigan ninyo mga politikong mga animal na wala namang nagawa sa bansa? Nahihaon ba tayo? Well, kaya nga natin dito si PM, number one. Tang ina. Huwag kayong hipokrito. Dahil alam ninyo ang sitwasyon. Naghihirap tayo. Ha? Naghihirap tayo. Niluloko pa rin tayo sa mga politiko. Ano gusto mong gawin? Ikaw na lang, Sir David. Ikaw na lang ang tumakbo bilang president. Iboboto pa kita. Salamat. How I wish I could run. Kamusta ka, Dragon Boy? Kalma lang, tol. Okay lang, tol. Hindi, kasi nga, kanya-kanyang platforma, kanya-kanyang